Hello mga kabibelabs! Ayan, isang magandang araw naman po sa ating lahat. So for today's video ay gagawa po tayo ng merienda. So ito na yung pasalubong ni nanay na glutinous rice. Eto. So magiging kasama ko ulit mamaya si nanay kaso nagaligo pa siya. So ang aming gagawing merienda ngayon ay pilipit. So magpipilipit kami ni nanay. So tuturuan ako niya kung paano maggawa ng pilipit. At meron tayong buko. Ayan, so kakayurin ko to mga bibelabs. At ayun, tamang-tama para may merienda din sila Eric kasi sila Eric ay nasa laot. Ano sila naglambat. So habang naliligo si nanay, kakayurin ko muna yung ating buko. So start na ako magkayod. Meron tayong isang buong buko. Tama-tama ito mga kabibilabs. Pilipit. Masarap yung ang pilipit. So, expert po dyan si nanay maggawa ng pilipit mga kakanin. Like bibingka, puto, and etc. So, ito na po yung ating kinayod na buko. So, isang buong piraso na buko. Ayan mga kababilab, so nandito na si nanay, tapos na maligo. So ngayon ay start na po kami maggawa ng pilipit. Yan, so i-guide tayo ni nanay kung paano gumawa. Yan. Ito po ang mga aming gagamitin. Oo. Yung glutinous rice, tapos sugar, at saka mantika, yes, at tubig. At saka buko. Buko. Ito ang, ano po, kasi maganda ang halawa ng buko. Ganito dahil malambot. Wow. Yung malambot. Kaya ano namin? Gawin namin ito ngayon. So, kaya, may dahon din po kami dito para dito kami maglamas-lamas. Okay mga kabibilab, so start na kami maggawa. Okay. So, bubuksan ni nanay ang ating glutinous rice. Itong brand ng glutinous rice ay subo ko na ito, napakasarap talaga. Maligat siya, malagkit talaga. Talagang malagkit. At mapino. Pinos talaga siya. Ito. Grabe, from Thailand. Ito ang dandahan lang. Dahil dito sa amin mga kabibilab ay mahangin. Yes. Kaya, yan. Oops! Sa sobrang hangin. Libre na ang pulbo mga kabibilab. Hindi ako nagpulbo pero magkakaroon ng pulbo. Para ng hangin, nagka-pulbo na ako. Sobra talaga dito sa amin mga kabibilab. Uh-huh. Ang hangin at ang init talaga. Grabe. Sula talagang kwan. So, ito ay hinati lang ni nanay yung glutinous kasi marami naman po yan. Uh-huh. At saka ilan lang kaming kakain. Uh-huh. Lagyan ng tubig. Ito mga kabibilab ay dandahan natin basaan ng tubig para hindi ma ano. Yan. Saka mga kabibilabs para matantyar mo yung lambot ng kwan ay iha natin ng bukong kinayod. Masarap ito eh. Sarap yan, may niyog, may buko. May niyog, malambot siya. Direct na pala dyan. Yan, direct muna para matantyar mo ang paglagay ng tubig kung gaano kwan natin ang ano. Ay, talaga naman, ang hangin dito mo sa amin mga kabibilabs, libre na ang pulbo ko. Libre na ang pulbo ng senior ng dahil sa hanging amihan. Malakas ang hangin. Shout out po dyan sa aming mga ano, lalo na si talaga nakatutok talaga sa amin, si Ma'am Lolita. Yes, shout out Ma'am. Shout out Ma'am sa iyo, sa lahat ng channel ng mga anak ko, talagang ano ka talaga. At sa lahat ng aming mga viewers, nagmamahal sa aming mga viewers, shout out dyan sa inyo. Salamat po sa inyong pag-like and subscribe sa channel ng mga anak ko. Ayan, mga kabibilab, dito na naman ako sa bunso ko. Kasi si Eric ay bunso ko yung anak. Siya ang pinakabunsong lalaki ko. Kaya, yan. Ang gawa ng senior para, ano, para maging masaya, ay ikot-ikot lang sa anak ko lahat. Yun. Ano lang
ito pa hanggang sa siya ay malambot. Diyan lang muna yung ano, yung natirang buko. Yan. Tapos lamasin ito hanggang sa yung pwede na ano, pilipit ko. Pangit naman ito mga kabibilabs ng yung hindi na maano, yung kailangan talaga yung alam mo na pwede nang ipaikot-ikot, pwede na gawin. Pwede nang ipaikot-ikot. Oo, kaya ang pagbasa nito ay utay-utay lang. Pag binasa mo naman ito na yung sobra na ay hindi mo na maano. Ma-uber sa tubig. Yun! Uber sa tubig. Anong tawag yan, Lola? Magagawa kami ng pilipit. Nakakain ka na ng tanghalian? Hindi ka po. Ay, doon si mama mo sa kwan. Nagkabalag sila. Anak ni Ate Jean. Oh. Anak ng pantatlo kong anak. Apo ko na yan. Pantatlo kong anak si Jean. Yan ang kanyang pangalawang anak na babae. Kapatid Marcos. Ni Mark. Si Marcos. Si Mark. Buko. Ayan, so malapit buko na yan mga kabibilabs. Ayan mga kabibilabs, so nagbuo na siya. Kanina ay ano pa lang, ano nga tawag dyan? Galpong pala, galpong. Galpong pa lang. Ito ngayon ay kailangan mahalo siya ng mabuti para magkuhan talaga. Combine talaga ang buko na kinayod. Sarap kasi itong mga buko. Malambot. Malambot sa pilipit. Maganda po sa pilipit ay malambot na maligat. Wow. Yan. Yan. Yan mga kabibilab. So, sasimulan na ni nanay na mag ikot-ikot. Yan. Ayan, meron na tayong ikot, isang ikot. Pirasong pilipit na inikot-ikot. Ikot-ikot. Lumalakad yung aking dahon. May ano, may paa. Teka. Ayan, madami yan. Oh. Okay. So, ay, maninipis lang yung ano ni nanay para madali maluto. Yan. So, ganyan lang po yan mga kabibilabs. Madulas. Madulas. Dito na lang. Madulas mga kabibilabs. Yung kwan? Chin's cord. Oh, chin's cord. Chin's order. Yun. Yan. Pakunti-kunti lang. Para magkasya sa buong barangay. Ayun. So ito na po lahat yung ating pilipit. Ayan, so madami na mga kabibilabs. So last na mga kabibilabs. At ito na lahat yung aming mix na pilipit. Itong aming pilipit po mga kabibilabs ay may halo na buko. Yes, para masarap. Ayun. Start na namin lutuin. Ito na po ang aming ginawang pilipit. So, nagpainit muna ng mantika at maya-maya ay ilalagay na yung ating pilipit. Ayan. So, start na si nanay magluto. So, hindi po yan dumi ang mga itim-itim mga kabibilabs. Yan po ay nasunugan ng kanin, yung pagsangag ko ng kanin. Ito ng aming pilipit. Tawagin sa amin. Yan po yung aming pilipit. Nag-expand. Parang may baking. Nagdikit-dikit. Ang tindi. At ngayon naman ay hahanguin na natin ang ating nilutong pilipit. So, ganyan lang po yan mga kabibilabs. Pagkatapos yan ay magsasalang ulit kami ng natira. So ngayon ay i-arrange na natin ang ating pilipit dito sa ating bilao.
Ngayon mga ka-baby loves, ay tapos na naluto yung ating pilipe. At ngayon ay gagawa tayo ng caramelized na asukal para sa ating pilipe. So, hindi na ito hinugasan yung ating kawali kasi malinis naman po. Yan. So sabi ni nanay ay lalagyan na daw ng tubig. Ayan na mga ka-baby loves. Ilang yung malapot na malapot na. Bago ilagay sa pilipit. Ayan yung ating sauce ay ilagay na dito sa ating pilipit. Yun. So ito na yung ating pilipit, tapos na nabudburan ng ating caramelized na sugar. At ngayon naman ay kakain na kami mga ka-baby loves. Ayan mga ka-baby loves, so tapos na kami luto ni nanay na pilipit. Pilipit, so ito na yung pilipit. Pilipit bot. So ano pang hinihintay natin? Merienda na. Okay, so magpupray ay si Eric. Ayon. Pero ipapray natin ating ano. Okay, Panginoon, magsama sa lahat-lahat sa pag-ingat sa pagkain ito. Amen. Amen. Okay. Oo na. Oo na. Oo na. Sige na. Itry mo ang luto namin ni Milin. Sige. Kuha na. Sige. Ling. Lug na. Mga ka-baby lab, mag-asambo kape. Dali na. Makikip mo, Lord. Ayan, umo, sarap ko. Ganyan pag may merenda. Makikitik mo. Kabibilang ang sarap nito kasi may halo pang buko. Buko. Kaya tanggal ipin pala to. Makunak dyan at saka malambot. Ano na ilang yung lambot nito? Baka magkakain na naman. Dalag ipin mo. Erek! Sayang piso pa dyan. Ito mahal ang braklon. Magka... Diabetes? Diabetes. Paano masabi yung diabetes ay... Asukar yan. Hindi na ginatalaban tayo ng diabetes. Once in a lifetime. Dati. Sorry. Bukal ka kape ay? Hmm? Bukal lang kayong umaga. Doon ang bakso ang kape sa umaga. Ito no? Makapitay. Anong kinainan ko ito? Sa Peru. Masarap pala kumain mga kabibilis na hindi mo niluto. Mukhang mata niyang lakaw na dyan ano eh. Mas napil mo ang sarap. Matigas. Matigas. Halo mo. Hindi, maganda nga. Malinis naman ang misa. Mm. Kasi yung mga lakaw, yung mga matigas pa niyo. Hindi ka ganito? Oo. Ganito ang aming style sa probinsya. Kung may pagkain, sama-sama together. Sama-sama together. Ang saya. Ang style namin dito. Ang saya-saya. Sinsya natin mga ka-baby loves. Ang saya-saya. Ito na talaga ang... realidad ng buhay namin. Realidad ng kabuhi namin. Oh, ang kape, nag-ugaron. Sige na. Yan. Ito, hati natin ang kape. Okay. Ganda sana pala ito ay kwan. Sunugit. Parang sunugit pa nga. Sopal pa kung lagyan ng tubig. Ano ka din? May dyan. Bye-bye na. Bye-bye! Thank you mga ka-baby loves! Magkasapit pa po kami!
Sige. Huwag kayong mag-alala mga kabilag. Pag si Ate Mel ulit meron, kami ang mas matakaw. Ang mga sambok. Sarap.